What's up, Kadamster? Hello vlog. Welcome to my guys. Nandito kami ngayon ni Bonso sa plaza and time check is 8 o'clock in the evening. Anong tawag? Maaga-aga yung aming pagpunta rito. Dahil naghihimas-mas kami ni Bonso. Actually, inaalo natin si Bonso ngayon. Ginagamot natin yung kanyang feelings dahil pinili niya na sumali sa isang laro sa school. Alam naman ninyo pag elementary, life ba ang tawag doon? School life kung tawagin, may mga laro and nag-decide siya na sumali sa isang laro na suportado ng kanyang papa dahil alam naman natin lahat na ka-open lang dahil nga galing tayo sa pandemic, so medyo yung mga batang kinakalawang na rin sa mga athlete, talagang kalawangin baga, but anong tawag dito, gayon pa man inana namin siya, sinuportahan baga. At talagang pinaghandaan niya ito. Pinaghandaan nilang ni Balbon actually. Bumili si Balbon ng bola niya. Ng kanyang mga complete gear ba ang tawag doon? Yung may lipad, diba? May siku-siku pa ang tawagin. Para lang makalaro siya. At napaka-excited actually anong tawag dito. Tinatawag na municipal meet ba? So, dalawa silang magkaklase na sumali sa kanilang section and sinamahan ko siya bilang mayroon siyang guardian. Kaso nga lang, pero parang nakaramdam si Bonso ng discrimination mismo sa kanyang coach kasi sad to see. Ibinangko siya. Actually, hindi siya pinaglaro. I don't know kung anong rason. Sabihin na natin mahina siya. Hindi pa siya magaling kasi because of singit-singit lang naman yung practice nila. Bilang coach man lang sana sinabi niya kung anong rason or else para mamotivate ang isang bata. Pinaglaro siya kahit sinalang man lang siya sana kahit minsan lang para maranasan ng bata kasi nakakomplete ano nga siya, nakakomplete uniform kung ano yung demand nila na isuot, nakasuot din siya ng ganon, membro siya actually ng team pero nakaramdam talaga ng discrimination o panghihina ng loob na discourage ng bata. Napaka-sporty naman ni Bonso actually. Kasi hindi niya ipinakita doon during laro na siya ay nadi-discourage na pumapalakpak, nag-cheer pa rin sa mga ka-team niya. But suddenly, nung natapos na yung laro and then nauwi ka na kami ng bahay, nagtaka ako dahil sumisinghot. At gusto ko lang i-inform sa inyo na si Bonso, team ni Bonso ay nanalo sa larong volleyball. Wala silang talo, pero wala, nakita ko kay Bonso yung andun yung victory. Pero nalulungkot siya kasi hindi ba nakaambag or hindi lang siya nakatungtong doon sa court bilang hindi niya naramdaman na bahagi siya ng team niya. Yun. And then, nung pag-uwi na ng bahay, nagtaka na lang ako sumisinghot and I know na wala naman siyang sipon pa. And then, tinanong ko kung bakit uminom na siya ng tubig. Tapos nalaglag na lang yung luha ng bata. Namumula lahat niya. Bakit? Sabi ko gano'n. Pero ramdam ko na rin
yung ginawa ng coach niya. Ang coach niya actually is teacher din. Bakit gano'n na hindi pinasok si Bunso? Pero bilang magulang at distansyado naman ako dahil nga, laro nila yun, di ba? Hanggang to the point na sinabi lang ni Bunso na bigkas niya is, ginawa lang ako mamang dekorasyon ng cake. It may be dahil, anong tawag dito? Actually, ang team nila is wawalo lang, nakapagtataka na sana kahit nas panandalian lang kung nakikita niyang hindi pa magaling at hindi pa potential si Bunso, sana bali bilang coach motivation, yun yung punto ng Bunso na sana naranasan niya, naramdaman niya na kabilang siya sa team na pinaglaro man lang at pinawag lang. So inaalo-alo namin ngayon, pero pinarating ko na rin sa isang teacher na parang nabastusan na rin ako sa ginawa ng coach na yon. At gumagawa ng hakbang si Balbon kung ano nararapat. Inaano ko na lang si Balbon, uy. Inaalo ko na rin. Kasi nakita niya humihigpi ang anak niya na supportado niya ang anak niya. Yun yung namin eh. Parang sadness lang. Kaya dinala ko si Bunso. Sa total naman is Sunday, tomorrow. Ayan po siya. Yun po yung naibahagi ko lang na mahirap din palang even though ang school ni Bunso ay public. Akala ko is yung motivation ay nandun para sa kabataan, para sa mga estudyante nila. Hindi kami nakaramdam ng ganun. Hindi kami nakaramdam ng respeto, ng paggalang ng isang coaches ba siya, di ba? Kaya, yun. Ang ngayon ay, andyan, oh. Ngayon, ang naalala niya is kung po pwede ditong, anong gusto mo ditong? Mag-tent para mag-camping na lang, oh, di ba? Siguro para para magamot yung kanyang damdamin. So, ngayon ay, eto na muna yung ganap at i-share ko lang yung sit vlog. Bihira po akong mag-sit vlog at magsabi ng mga ganito para maramdaman lang at ma-bring out ko yung nararamdaman ko din. I don't know kung mapapanood ng isang coach ni Bunso. Ito, coach. Mahala kayo dyan po paano. Pronounce, so pati ako ay naghihimasmas. Actually, wala pa akong dinner kasi nga nakikita ko si Bunso na humihigpi, diba? Humihigpi at umiiyak yung bata. Naaawa lang ako, pero hindi ko rin ipinapakita sa kanya na ako'y na-discourage at naramdaman ko ang discrimination ng Bunso. Ang punto ko lang, sana po sinabi na lang na next year ka na sumali at mag-practice kang mainam upang sa ganun ay makasali ka sa team. Hindi yung pinabayaang sumama ang bata sa team po ninyo at hinayaan ninyong maghanda ang bata, nag-effort ang bata, nangitim ang bata, nag-practice ang bata, gumastos ang magulang. And then, yun lang yung gagawin ninyo na hindi kayo naging honest sa bata. Yun yung pinupunto ko. Sana sinabi nyo ng maaga para hindi po masaktan ang damdamin po ng isa ninyong tinanggap na player. Kasi even though na nagpa-entry siya sana bilang player ninyo, kung ayaw ninyo sa una palang tinanggihan po ninyo, di po ba, Madam Coach? Diba? So, yun lang po yung punto ko. At naway, ito yung maging aral sa mga teachers, sa school, sa magiging coach, na wag po kayong pagmulan ng ikasisira at ikaka-discourage ng isang batang mag-aaral upang sa ganun ay hindi siya mawalan ng pag-asa, di po ba? Naniniwala ko na ang school, ang teacher, ang coach ay kahalili ng mga
ng magulang upang mapagtibay ang kalooban ng isang bata kung ano yung adhikain o ano man yung ano niya para mabuo siya bilang bata, di ba? Kaya ito na muna yung daing ko. Salamat po ako. Sana po'y mag-subscribe ka po, Miss Coach, Mrs. Coach, para makita mo kung gaano ka positibo ang aming pamilya, lalo na si Bunso, sa pag-aaral at pag-suporta. Kaya imbitahan, pindutin mo yung subscribe button dyan at huwag kalimutang pindutin ng notification bell para updated ka sa mga videos na ipapalabas namin. Kaya bye bye for now, see you on ayan, okay ka na? Ay, okay na? Okay ka na, diba? Basta love ka namin. Basta love ka namin. Ayan, tandaan mo. Marami pa namang pagkakataon. Maraming opportunity na dadaan sa iyo, anak, na ibang way. Kaya, bye-bye uli. Bye. Ito pangalo natin kay Bunso para magamot yung ano niya, damdamin niya. Anong tawag dito? Dahil sa na-discourage siya, na-disappoint, at emotional. Napaka-emotional niya. Ngayon ay trepid daw ng kanyang papa. Ayan si Balbon. Itrepid niya ang kanyang anak para magamot. Alam niyo ng bata. Ang bata madaling na umiyak, madaling ma-discourage, pero madali rin gamutin. So, tara. Namaalam na kami, pero tara, pakainin muna natin si Bunso. Ayan po, pahiga na kami ni Bunso dahil pinakain nga natin doon sa fast food. Tapos, inaalo-alo ko siya. Binibigyan ko siya ng yung mga inspirational word about sa nangyari sa kanya dahil naka-idlip. Pero alam mo ninyo, napaka-wide po ng kanyang pag-iisip, sabi niya. Hayaan na natin na kasi may mga teacher talagang ganon. Hindi maiwasan na may mga special na attitude, sabi ng ating boss. Just imagine, 11 years old, grade 5. Pero, nilalawakan yung pag-iisip, niluluwagan yung damdamin niya. Siya na yung nagko-comfort ng sarili na niya na hindi maiwasan daw na may mga teacher, may mga coach na ganun ang attitude. O, di ba? Kaya shout out sa ating Bunso. Love na love namin yan. Ayan. Nagamot na yan. At kaming buong pamilya. Kuya, ate niya, papa, kami. Nandito kaming sumusuporta. Naramdaman niya yung pagmamahal namin. Yung kalungkutan niya is kalungkutan namin. Naintindihan na kayo na. Di ba? Ito yung sinasabi ko kay mama. Maalam kami ulit. Bye. See you sa next vlog. Ngayon lang po ako nag-sit vlog dahil sa damdamin. Ipinakita ko lang yun. Mas mainam na yung e-bring out mo kisa kimkimin. Kaya nag-sit vlog tayo doon sa plaza namin para maliwanagan ma-open din yung damdamin ko. Damdamin ni Bunso. Kasi nung nag-sit vlog tayo, nandun sa tabi para maintindihan niya na nasa tabi kami niya at kino-comfort. Kaya, siya na lang sa pamamasura. Uli! Bye-bye!